at ninamang talakayin ang mga naging resulta ng unang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ay maraming naitalang namatay na sundalo at sibilyan. Humigit 10 milyong katao ang nasawi at 21 milyong katao ang malubhang napinsala sa magkabilang panig. Marami rin ang nasirang mga ari-arian at gusali pagkatapos ng digmaan. Ito ay nagdulot ng walang makain at kahirapan, idagdag na rin ang mga sakit. Isa ring epekto ng unang digmaang pandaigdig ay ang moralidad ng mga tao. Nakuha nilang gumawa ng masasama at nakuha nilang magnakaw upang mabuhay. Kahit pa ito'y labag sa kanilang kalooban dahil kinakailangan nilang makasurvive. Ang pangatlo ay ang pagdikha ng mga bagong bansa o ang pagbabago ng mapa ng ating daigdig. Ang dating Ottoman, Imperyong Ottoman ay naging Turkey. Dahil ito nga'y bumagsak na. Naghiwalay naman ang Austria-Hungary, kaya may bansang Austria at Hungary. Ang Czech at Slovak ay nagsanib, kaya may bansang Czechoslovakia sa ngayon. At ang mga Croat, Slovene at Serb sa Serbia ay nagsanib, tinawag itong Yugoslavia. Isa sa mga naging magandang resulta ng unang digmaang pandaigdig ay ang karapatan ng mga kababaihan upang makaboto. Nagagawa nila yung mga gawaing panlalaki noon at kaya naman napagtunan nila ng pansin ang kanilang kakayahan sa lipunan. Giniit nila ang mas mataas na edukasyon at ang karapatan nilang bumoto o karapatan nila sa pamahalaan. Ang susunod na epekto pagkatapos ng digmaan ay ang paghihirap ng mga German. Siyempre, kasi sila ang talunan na bansa, kaya silang magbabayad ng danyos perwisyo na umabot ng 33 milyong dolyar. Ang kanilang mga minahan ay napunta sa Pransya at Britanya, ganun din ang kanilang mga teritoryo sa Afrika. At ang kanilang teritoryo naman sa Pasifiko ay napunta naman sa bansang Hapon. Susunod naman ay ang pagtatayo ng liga ng mga bansa. Mahigit 60 bansa ang sumapi sa liga na ito at nagkasundo na ipagpatuloy ang kasunduan sa Versailles. At irespeto ang hangganan ng bawat isa. Natapwat hindi nagtagumpay ang liga ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan dahil ito ay nasundan nga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Teacher Day. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye-bye! Ingat!